To mga ka-electronics. Ang gagawin po natin ngayon is water bendo. Yung mga piso bendo po tayo. To po ay coin slot na piso, Allen coin slot. Ayan po siya. Ayan po yung wiring niya. Tapos kakailanganin po natin tong water timer. Ito po yung supply. Tapos ito po yung adjacent up and down. Dito po yung sa coin slot, power supply. Tapos dito po yung water pump. Ito naman po yung water pump na gagamitin. Water pump. Tapos ang gagamitin po natin supply 12 volts. 12 volts. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit ito ang gagamitin natin. Kasi dito po ang usually ginagamit dito is 12 volts AC. Tapos ito na ang magpapa-DC niyan, tong bridge type na diode. So ito na. Wiring na po natin. Saglit lang po ito mga ka-electronics. Ito po. Yan. Dito ngayon ang timer. Coin slot. Ito. Saglit na yung coin slot. Yan. Tapos, ito po yung wiring ng water pump. Dito po yung water pump. Yan. Tapos ito pong slot na to, ito po yung sa yung ilaw po sa gilid na ito pag bibili kayo. RGB light. Dito po yun ilalagay. RGB light. Tapos ito na po yung supply. Ito po. Yan. Ayan po natin supply nyo. Ayan na po. Kompleto na po yung ano natin. Power supply. Coin slot. Tapos yung pang ano, water pump. Ito po. Ayan. Sasaksa ko na po itong ano, power supply natin. Ayan po. Nag-beep siya. Ibig sabihin, 10 seconds. Tapos, ito pong coin slot ay umilaw na rin. Bali ang, ito po yung sensor ng coin slot. Pag hinulugan po natin siya, ang timer niya po dun sa water pump is 10 seconds. Pero, kung gusto nyo nang i-adjust, dito naman ang adjustment niya. Yan, baba. Ito po yung taas. Usually po yung ginagamit kong water bendo is 7 seconds lang. Sakto-sakto po yun sa cup ng ano. Cup ng mainit na tubig sa kapihan. Ayan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit power supply na DC yung nilagay ko rito. Na, testing na natin tong ano, hulugan natin ng piso. Ito po yung piso. Yung piso na ito kahit bago at luma, tatanggapin po na itong ano, Allen coin slot. Testing na natin. Muga ng piso. Ito. Ano po yung motor? Ano po. Sakto-sakto po yung 7 seconds dun sa cup ng kapihan. Kung gusto nyo pong kung sa tubig po na malamig, sa malamig naman, ito sakto to sa ano, pang ice tubig na maliit.
Tapos pagka ma, kung gusto nyo mas, ano, mas puno na tubig, dalawang hulog nyo. Kasi mag-a-adjust lang po yung, ayan. Tapos, ba 6. Pag nagulog ulit kayo, madadagdagan ulit siya, naging 11. Kaya, mas tatagal yung higop na ito. Mapupuno yung tubig. Tagal, oh. Yun. Ayan. Yan po ang wiring ng water bendo. Yan po. Tapos, ito na po tayo sa ano. Bakit DC yung nilagay ko po rito. Ganyan po pong paliwanag yung mga electronics. Yan po. Bali, ganito po ang diagram niya. Ito po, sample po ng bridge type. Ito pong may pingas, yan po ang positive. Tapos ito po yung may sign na negative. Ito pong may pingas, ito po yan. Ito, positive. Tapos ito pong nasa dulo, ito po yan, negative. Tapos ito pong dalawa, AC. Ito po yan, AC in. Tapos AC in. Yan. Mangyayari dyan, kahit pag nilagyan po natin yan ng supply, kahit positive dito, negative dyan, lalabas pa rin dito yung positive, tapos lalabas pa rin dito yung negative. Kahit pagbalik na rin natin yan. So, iti-testing natin ito. Ayan po. Ayan po yung wiring kanina. Sasaksak natin ito. Ayan, gumana po siya. Babalik na rin natin siya. Ito yung ayan, na namatay. Pagbabalik na rin natin, ito naman dito. Tapos yung sa kabila. Ayan. Kahit binaliktad ko yung polarity niya, kasi nga dahil dito sa bridge type tayo, kahit magkabalik na dito yung positive, negative, dito pa rin lalabas yung positive, negative niya. Yun po yung kagandahan yan. Ano to eh? Parang reverse polarity protection din siya. Gumana pa rin yung ano natin. Yung timer po ng ano. Water timer. Yan. Bali yan po yung ano nyo. Yan po. Saksak natin na lito. Babalik ulit natin itong wiring. Ito lalagay natin sa kabila. Balik natin. Gumana pa rin siya. Kaya pwede yung gamitin yung 12 volts po na ano. Na DC na rin. Pwede rin po transformer na AC. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo na bakit DC na yung ginamit ko rito na supply. So, yun. Sana may natutunan kayo sa ano, nagawa kayo ng water bending sarili.